Alam mo ba na walang pinipili ang sakit na acid reflux or GERD? Mayaman, mahirap, matanda, bata, pwedeng magkaroon nito. At ang paraan para gumaling ka ay hindi lang nakasalalay din sa dami ng pera na mayroon ka, kundi sa disiplina na mayroon ka. At para tuluyang gumaling, kailangan natin ng change of lifestyle para hindi na magpabalik-balik ang sakit na acid reflux or GERD kung mayroon ka na nito. At sa video na to, magbibigay tayo ng 10 foods. Yung mga iba dito ay uri ng pagkain. So, napakarami nating pagkain or foods na ibibigay dito sa video na to na in general, pwede mong kainin. In general, pwede mong kainin kasi ang number one or isa sa pinakadahilan ng pagkakaroon natin ng acid reflux or GERD ay ang pagkain ng sobra-sobra. So, kahit itong mga pagkain na ibibigay natin sa video na to, ay pwedeng kainin kung sobra-sobra yung kakainin mo dito in one meal, pwede ka pa rin magkaroon ng acid reflux. At ang tamang oras ng pagkain ay sobrang mahalaga rin para maiwasan mo ang acid reflux. Kailangan kumakain ka ng tama sa oras. At bago tayo mag-umpisa, onting intro muna kasi ang dami pa rin nagtatanong. Pero guys, sana maglaan kayo ng oras kasi para din ito sa inyo. Marami na akong videos about acid reflux at mga symptoms at ano ba yung pagkakaiba ng acid reflux, GERD at heartburn. So kung mayroon kang hyperacidity, makakaramdam ka ng pangangasim sa tiyan. Pag sobra-sobra na yung acid mo sa tiyan, aakyat na yan hanggang dito sa esophagus mo at mapupunta dito sa dibdib mo. So yung pag-akyat ng acid, yun yung tinatawag na acid reflux. At yung heartburn, isa siya sa symptoms ng acid reflux or GERD. Yung heartburn na yun, para siyang heart attack. Kasi yung mga symptoms ng heart attack, yun yung nararanasan mo. Pero wala talaga siyang kinalaman sa heart attack. Pero makakaranas ka ng hirap sa paghinga at hinahabol mo yung paghinga mo. At may mainit talaga na umaakyat hanggang dito sa dibdib mo. At kapag madalas na yung pagkakaroon mo ng acid reflux, dalawang beses mahigit sa isang linggo, mayroon ka ng GERD or tinatawag na gastroesophageal reflux disease. So start na tayo. Ang number one sa ating listahan ay probiotics. Ang probiotics kasi ay meron siyang mga good bacteria na ito yung tutulong para hindi na dumami yung bad bacteria sa ating tiyan. Kasi dapat balance lang. Kapag mas maraming bad bacteria sa ating tiyan, syempre magkakaroon tayo ng mga unwanted illnesses. At ito pa yung mga ilan sa benefits ng probiotics. So, mai-aid niya yung sa digestion natin. Matutulungan niya tayo sa digestion kasi ang GERD or acid reflux ay digestive disorder. At syempre yung pangalawa, good bacteria siya. So, mas gusto natin ng good bacteria sa ating katawan. At yung pangatlo, pwede siyang makatulong sa irritable bowel syndrome. At ito yung mga pagkain na may probiotics. So, present dyan ng Yakult, mayroon din tayong yogurt, mayroon din tayong kimchi, yung favorite ko, mayroon ding pickles, at syempre may tinatawag na probiotic supplements. At alam nyo ba na si Regine Velasquez ay nagkaroon din ng acid reflux at ang isa sa nakatulong sa kanya para gumaling ay ang Yakult. Nakatulong kasi nga, hindi lang iisa talaga ang pwedeng makatulong sa'yo, kung hindi, kailangan mo talagang mag-change of lifestyle. I had acid reflux, and it has been helping me a lot. At sa interview ni Regine Velasquez sa video na yon, syempre sinabi din niya na hindi porke iinom ka ng Yakult, igagaling ka na kinabukasan. Matagal talaga minsan gumaling sa acid reflux. Tulad ng mga nabanggit ko sa aking mga previous videos, kailangan mong iwasan yung mga dapat iwasan at kailangan mong gawin yung dapat gawin. Ganun din pagdating sa pagkain. Pero alam mo ba na ang Yakult na in general ay okay na i-take ng may acid reflux or mayroong GERD, hindi sa lahat ay applicable ito. Mayroong mga iba na may acid reflux or GERD na mas lalong natitrigger yung acid reflux nila kapag umiinom sila ng Yakult. Sa iba kasi, kapag umiinom sila ng probiotic tulad ng Yakult, ay nag-i-stimulate yung histamine nila sa katawan at nagkakaroon sila ng triggers ng acid reflux or GERD.
Kaya tulad ng madalas mabanggit sa video na to, maganda na magkaroon ka ng food journal para ikaw mismo makaalam kung ano ba yung triggers ng acid reflux mo or ng GERD. Kasi hindi lahat ng tao ay pare-pareho at hindi pare-pareho ang pwede makapag-triggers ng acid reflux sa atin. At ang pangalawa natin, eat alkaline foods. Kasi ang mga alkaline na pagkain ay makakatulong para ma-neutralize yung sobrang acid natin sa tiyan. At napakaraming alkaline foods. So ito yung mga example. Siyempre kung may mga alkaline na vegetables, may mga alkaline fruits din. At kung nakasubaybay ka dito sa aking channel, alam mo na ang pinaka nakatulong sa akin na nakapagpagaling talaga sa akin ng tuluyan para mawala yung acid reflux ko or GERD ay ang keto or low carb diet. At lahat ng mga alkaline na binanggit natin or pinakita natin kanina ng mga vegetables, maliban dun sa sweet potato kasi medyo mataas yung carbohydrates niya, kasama talaga siya sa keto or low carb diet. Pero lahat ng fruits na alkaline na pinakita natin, hindi siya kasama sa keto or low carb diet. Yung watermelon, pwede siya in limited amount. So sa madalas magtanong dyan kung pwede ang malunggay or moringa, nakita nyo naman kasama siya sa alkaline vegetables, so yes. At ang pangatlo natin, eat high fiber foods. Pero lagi niyong tatandaan, tulad ng nabanggit natin sa mga sinaunang mga videos natin at nabanggit natin sa umpisa ng video na to, lahat ng sobra ay pwedeng makasama. So, make sure na tama lang yung intake natin ng high fiber foods. Ang high fiber foods kasi, tulad ng mga to, ay pwedeng makatulong sa good digestion. So, instead of white rice, mas okay na brown rice na lang yung kainin. At sa mga nagtatanong kung pwede ang oatmeal kasama siya sa high fiber foods, so ang sagot, yes. Pang-apat, eat watery foods. Ang mga watery foods ay pwede makatulong sa taong may acid reflux or mayroon siyang GERD kasi nga sobra yung acid, makakatulong ang watery foods para madilute yung acid sa tiyan. At ito yung mga example naman ng watery foods. At ang panglima, ginger. Ang ginger kasi ay luya. Alam naman natin na napakaraming medicinal properties niyan at anti-inflammatory pa siya. So makakatulong siya sa good digestion. Ganun pa man, ang ginger ay medyo maanghang siya in nature. So pwede na ang spicy food naman yung makatrigger sa'yo. So dapat tamang inom lang ng ginger tea yung gawin mo. At ang pang-anim, apple cider vinegar. Ang apple cider vinegar kasi ay isang prebiotic at nakakatulong siya para mapatay yung mga bad bacteria dito sa ating tiyan kaya magkakaroon tayo ng good digestion. At marami talagang nakapagpatunay na itong apple cider vinegar ay nakakatulong sa acid reflux or GERD. Tulad ko, nakatulong talaga to sa akin para tuluyang mawala yung acid reflux at GERD ko. At para makatulong talaga to, kailangan natin siyang inumin ng tama at tamang timpla dapat yung gagawin natin. At available to sa mga major supermarket, available din to sa Mercury Drugstore at makakabili kayo ng ganito sa Shopee at Lazada. Kung gusto mong makuha yung link kung saan bibili nito sa Shopee, check mo lang yung description box below. So tulad nung nabanggit natin sa unahan ng video, yung Yakult in general pwede makatulong sa may acid reflux or GERD. Pero may mga tao na hindi hiyang sa kanila ang Yakult. So comment down below kung hindi hiyang sa inyo yung Yakult at yung mga iba pang pagkain na nabanggit natin dito sa video na to para makarelate naman yung iba. At dahil iba-ibang pagkain nga ang pwedeng makatrigger sa ating acid reflux or kaya sa GERD, ganun din itong apple cider vinegar. So kapag uminom ka nito at hindi hiyang sa'yo, ibig sabihin move on ka na. Maghanap ka na ulit ng mga pagkain na pwede dito na hiyang sa'yo. Pero dapat yung tandaan tulad ng nabanggit ko kanina, dapat tamang timpla at tamang pag-inom ng apple cider vinegar. Kasi kung mali, baka hindi nga din maging hiyang sa'yo or baka hindi makatulong sa'yo. Number 7, lemon water.
Ang lemon ay isang citrus fruit na considered siya as acidic, pero kapag sa maraming tubig, lalagyan mo to ng slices of lemon, magkakaroon siya ng alkaline effect. At syempre, pag mayroon na siyang alkalizing effect, makakatulong siya para ma-neutralize yung acid natin sa tiyan. At ang pangwalo, lean meats. At ang mga lean meats tulad ng chicken, turkey, seafood, at fish ay low in fat. Kaya makakatulong yan sa may mga acid reflux. Basta iwasan lang natin na iprito or iluto ang mga pagkain na yan sa unhealthy fats or oils. Number 9, lettuce and celery. Ang lettuce kasi at ang celery ay considered as mild vegetables. So, low calories din lang siya. So, hindi siya mabigat sa tiyan at hindi siya nagkukos ng gas sa tiyan. Pang-sampo, baking soda. Alam mo ba na kapag nakakaranas ka ng acid reflux or yung heartburn, makakapagbigay ng immediate relief ang baking soda basta tunawin mo lang siya ng maigi sa tubig. At ang recommended dosage para sa adult ay kalahating kutsarita lang para sa 4 ounces of water. At ang recommended ay warm water. At para ma-relieve ang acid reflux or heartburn, inumin mo ito ng dahan-dahan para maiwasan naman ang side effect tulad ng pagkakaroon ng gas sa tiyan or ng diarrhea. Ang baking soda kasi ay may alkalizing effect kaya makakatulong siya sa may mga acid reflux or dun sa mga nakakaranas ng heartburn. So yan na yung 10 foods at kasama na yung mga uri ng pagkain na pwede nyong kainin kahit na mayroon kayong GERD or mayroon kayong acid reflux. Siyempre, for sure, marami akong nakalimutan na pwede nating kainin kasi 10 lang naman itong binigay natin. So, comment down below kung ano pa yung mga kinakain nyo or sinasama nyo sa diet nyo na hindi nakakapag-trigger sa inyo ng acid reflux or heartburn para makatulong na rin sa iba kasi sharing is caring. Napakahirap magkaroon ng acid reflux, heartburn, at ng GERD. Kasi ako, naranasan ko yan ng 3 years. At noon kasi, hindi ko din talaga alam kung ano yung mga dapat kong gawin, kung ano ba yung dapat kainin, ano ba yung nagtitrigger sa akin. Wala talaga akong kaalam-alam. Kaya to the point na nagkaroon pa ako ng anxiety, sa dami kasi ng nararanasan kong symptoms, yung mga nararamdaman ko, minsan hindi ako makahinga, tapos hinahabol ko yung paghinga ko, may nakabara dito sa lalamunan ko, ang tagal na hindi pa rin natatanggal, ubo ako ng ubo, tapos may mga time pa talaga na nalulungkot ka na, natatakot ka na, tapos may time pa talaga na, alam mo yun, parang nagkaspasam ako, nanigastong pa ako, na akala ko in-stroke na ako. May mga times din talaga na nalulungkot ako, naiinis ako kasi gusto kong magkape, lalo na kapag syempre nasa malamig ka na lugar, gusto mo talaga magkape, pero kapag nagkape ka, ayan, may chance na magsusuka ako. Kaya hindi talaga ako tumigil sa pagre-research, lalo na nung nalaman ko na may mga tao talaga na gumagaling at marami talagang nakakapagpatunay na gumaling sila sa GERD. Pwedeng hindi ka gumaling kaagad ng todo-todo, like may mga times na matitrigger pa rin, pero at least hindi siya natitrigger araw-araw o hindi ka nagkakaroon, like in a week, hindi mo na siya nararanasan. Dati kasi ako, parang everyday na nangyayari na nagkakaroon ako ng acid reflux. At sa totoo lang, mahirap talaga yung pagdadaanan mo din para gumaling. Kasi unang-una, iiwasan mo talaga lahat ng nakakapag-trigger sa'yo, which is napakarami nun. Tapos, syempre, tatimingan mo kung ano yung oras ng kain. Tapos, huwag ka talagang susobra kahit gustong-gusto mo pa yung kinakain mo. Sa akin, nakatulong talaga ang keto diet, low-carb diet, kasi nag-focus na lang ako sa mga low-carb food. At in fairness naman, hindi ako nahirapan sa mga pagkain na pwede kong kainin in a day. At ngayon, magaling na talaga ako. Hindi na ako nakakaranas ng acid reflux kasi nga, nagkaroon din talaga ako ng disiplina. Tulad nung mga ginawa ko, naging lifestyle change ko na siya. So, ibig sabihin kapag busog na ako, hindi na ako kakain. O kaya kapag hindi naman ako nakakaramdam ng gutom, hindi rin ako kumakain. Kasi sa akin, hindi naman talaga ako nalilipasan ng gutom. Ang pagkakaroon ko ng acid reflux ay dahil sa sobra-sobrang pagkain ko madalas ako sa buffet.
Kaya maglaan kayo ng oras na panoorin yung mga previous videos ko kasi ang paggaling sa GERD ay hindi lang ito iinom ng gamot. Pag sinabi mong lifestyle change, marami kang babaguhin. Bukod sa pagkain na naiiwasan mo at pwede mong kainin, may mga dapat hindi ka rin ginagawa tulad nung matutulog ka kaagad after mong kumain. Pero ang main point dyan is kung gumaling ako at gumaling pa yung mga ibang tao sa sakit na hyperacidity, acid reflux at GERD, for sure, kakayanin nyo rin gumaling. Basta disiplina talaga ang kailangan. Kaya mag-start na rin kayo mag-lifestyle change at good luck sa inyo. Excited na ako sa inyong paggaling. At kung may mga katanungan pa kayo, ilagay nyo lang dyan sa comment section below kasi nagbabasa ako ng mga comments at pwede tayo magkaroon ng Q&A para masagot ko yung ibang mga katanungan nyo. Siyempre, hindi po ako doktor, so yung mga sasabihin ko lang po ay based sa aking karanasan at sa mga na-research ko. Thank you so much for watching and don't forget to share, like, and subscribe and click on the notification bell para ma-notify ka kung mayroon akong bagong upload. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa ating susunod na video. Bye!